mga minamahal kong kasapi ng komunidad ng UP Diliman. Nais kong ihatid sa inyo ang ilan sa mga update tungkol sa sitwasyon ng UP Diliman sa gitna ng banta ng COVID-19. Sa kasalukuyan, hinihintay pa rin mula sa Research Institute for Tropical Medicine ang resulta ng test sa tatlong faculty na person under investigation. Sa puntong ito, masasabing COVID-19 free pa rin ang UP Diliman. Makakaasa kayong kapag lumabas na ang resulta, ay agad namin kayong babalitaan ukol dito. Habang tayo ay naghihintay ng resulta mula sa RITM, nagsasaguan na ng kaukulang preventive measures ang UP Diliman gaya ng pag-trace sa mga nakasalamuha ng mga faculty na ito. Na-email na ng Office of the University Registrar ang kanilang mga nakahalubilong estudyante at ang mga ito ay kasalukuyang minomonitor ng Public Health Unit ng ating UP Health Service. Gayunpaman, hindi nangangahulugan na sila ay positibo na sa COVID-19. Simula sa Lunes, March 16, ang lahat ng klase sa UP Diliman ay magsishift na sa online mode. Nagpapasalamat ako sa Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs at sa Office of the University Registrar sa pakikipagtulungan sa mga dekano, graduate program coordinator at college secretary upang agarang ma-email ang ating faculty na makapagsagawa ng plano ukol dito. Mahalagang maunawaan na hindi natin sinususpindi ang mga klase sa ating universidad. May webinar patungkol sa online classroom instruction na pinamagatang Quick Guide on How to Convert Your Courses Online bukas, March 13. Maaari itong makuha sa website ng UP Open University. Patuloy ang ating pakikipag-ugnayan sa OVCAA at OUR upang tugunan ang mga pangangailangan ng guro at estudyante ukol sa implementasyon ng online classes, katulad ng may mga mahinang koneksyon o walang access sa internet. Para sa lahat ng mga tanggapan dito sa UP Diliman, ipapatubad natin ang transition sa partial at minimal workforce. Kaugnay nito, hinihikayat ko ang lahat na hangga't maaari ay gawing online ang mga transaksyon ng kani-kanilang mga tanggapan. Samantala, bibigyan ng incentive allowance ang mga empleyadong papasok bilang bahagi ng skeletal workforce. Hintayin lamang ninyo ang memo na magmumula sa Office of the Vice Chancellor for Administration. Inaasahan ko na mga direktor at unit head ay maging proactive sa pagpili ng mga kawaning papapasukin sa opisina. Iwasang papasukin ang mga vulnerable sa COVID-19 gaya ng mga senior citizen at persons at risk at ang mga manggagaling pa sa malayong lugar. Pinapakiusapan ko ang mga kawaning naninirahan sa loob ng campus o yung may mga sasakyan na sila muna ang tumao sa kani-kanilang opisina. Hintayin ninyo ang memo na maglalaman ng mga guideline, instruction at karagdagang impormasyon ukol dito. Mababasa rin doon ang mga direktiba patungkol sa ating mga non-UP contractual at part-time faculty. Nakikiusap din ako sa mga estudyante at faculty na huwag munang magkikita-kita sa mga gusali ng UP Diliman. Mamalagi na muna kayo sa inyong mga tahanan. Pinapaalala namin sa lahat na ang pinakamainam na paraan upang mapigilan ang paglaganap ng COVID-19 ay social distancing, proper hygiene at behavioral etiquette. Sana ay manatiling ligtas tayo at ang ating mga mahal sa buhay. Sa sama-sama at nagkakaisang pagkilos, malalampasan natin ang hamon na ito sa ating universidad at sa ating sambayanan.